Magandang araw mga kapuso, ito po ang mga ganap na dapat po natin abangan mamaya dito lamang po sa Lilet Matras Attorney Atlo. Hindi nga tinitigilan ng konsensya ni Ino sa ginawa niyang pagpatay dito kay Attorney Meredith Simmons. Ngunit dahil nga sa pagpapalubag loob sa kanya ng kanyang ina na si Calorena ay medyo na iiwasan niya ang takot na nararamdaman at sinabi niyang ayaw niyang makulong. Kaya kung ayaw niyang makulong ay gusto ni Calorena na magtago muna siya. So mga kapuso, sa pag-uusap naman ni na Attorney Alon, Ira at ang best friend nitong si Meredith ay sinabi nila na hindi pa komportable ang kanilang witness dahil kailangan dalawa o tatlo ang magiging witness para sa ganun nga ay mapatunayan na si Lilet talaga ang pumatay kay Attorney Meredith. At sinabi pa ng Attorney Alon, dapat tigilan o pigilan ni Ira ang kanyang emosyon. So mga kapuso, magaganap na nga ang unang hearing dito sa kaso ni Lilet na kung saan ay dalawa ang naging witness na si Paco at si Evelyn. Ngunit nang tanungin na ni Lilet itong si Evelyn ay umiiyak ito at hindi makapagsalita dahil nga ang kanyang mga pahayag ay walang katotohanan dahil hindi naman talaga si Lilet ang pumatay kay Attorney Meredith bagkos ay si Ino. So mga kapuso, sana naman makonsensya talaga itong si Ino o ang katulong nina Delion para sa ganon ay makatulong dito sa paglaya kay Attorney Lilet Matias. Sana ipakita niya yung mga damit ni Ino na kung saan ay itinago niya at ito ang damit na suot-suot ni Ino noong namatay si Attorney Meredith. At sana malaking tulong din ang lalaki na nakausap ni Attorney Kurt na kung saan ay nakita niyang nakamotor na lalaki na tumigil doon sa harap ng bahay ni Attorney Meredith. Paglabas nito ay duguon na ang kanyang mga damit. So ito po ang mga dapat natin abangan dito lamang po sa Lilet Matias. At talaga namang po napakagaling ang ating bida mga kapuso po, kaya't abangan po natin. Maraming salamat po. Bye-bye.